Wala na namang kawala ang IT Department ng PhilHealth kay Congressman Dan Fernandez dahil nabisto ito ang disenteng nakawan sa nasabing ahensya, at tila halos lahat na yata ng departamento ng PhilHealth ay may animal yang ginagawa. Kaya narito ang mga tagpo kung paano niya nabunyag ang ginawa ng mga tiwaling opisyal ng ahensya. Tayo mga nasa gobyerno dapat nagpapatupad ng batas, pero it seems na hindi natin sinusunod kung ano nakatakda sa batas. Kumbaga, bumibili kayo ng lupa ng luma. Nagpo-procure kayo ng lumang mga desktops. At ang isa pang malaking pagkakamali nyo at lumalabag kayo sa batas dahil sinasabi ng batas under General Appropriation Act of 2018, dapat nagpo-procure kayo sa PSDBM na kanina sinabi ni Ma'am Obita Aragona. Bakit kayo nag-bid pero ang sinasabi ng batas, doon kayo magpo-procure sa PSDBM? Bakit? Sir, sa IT Management Department ko, wala pong kinalaman sa kung saan ibibid. Yun po yung sa... Ano no? Paano? Yung pong pagbibid po, kung kahit kung saan ibibid, yung public bid, yung mode po ng procurement, sa ano po yun, sa Bids and Awards Committee po. So, wala po sa bid. Wala sa IT? Wala po. Sa Bids and Awards Committee po yung vote. Sino ang nagsubmit noong mga preparation? Di ba IT Department? Yes po, sir. Oh. Sino may command responsibility? Si Ma'am Opita Aragona being the head of the IT sector. Bakit kayo magsasalang sa bid committee nang hindi man gagaling sa inyo? Sa inyo nang gagaling, sa inyo nagsisimula. Kayo ang nagpe-prepara, dinadala ninyo sa bids committee, at sila ang nagpa-process. Ngayon, okay. Isa pang nagugulat ako, na ito una, mali na dahil sinasabi sa PSDBM. Ang PSDBM po, Mr. Chairman, yan po yung tinatawag po natin na lahat po ng supply ng gobyerno, meron po silang specific na presyo. At kung kumbaga, doon lang po tayo dapat pumili tayong mga ahensya ng gobyerno. As a matter of fact, miski tayo dito sa Kongreso, kung bibili ka ng laptop, bibili ka ng desktop, bibili ka ng pad, bibili ka ng mga bond paper, lahat yan, dun mo kukunin. But dito, you have violated the law dahil nag-bid kayo. Ang mabigat, Mr. Chairman, yung nanalo sa inyong bidder, yung Masangkay Computer Center, blacklisted na sa inyo noong 2015 pa. Tapos, pinanalo pa ninyo. Ano masasagot nyo dito, Ma'am Aragona? Actually, sir, yung pagbibid na nasa procurement na namin yun sa Bids and Award, tama po, yung specification, manggagaling po sa amin. Meron pong terms of reference. So, generic po yung terms of reference na yon. So, yun yung inaapurwahan ko sa level ko. So, tapos, ipo-forward ko yun sa IT, sa kanila, for the canvas. And then, it proceeds to the, ano na, to the bidding process ng back namin. So, hindi nyo ba chinecheck, Ma'am Obita Aragona, na yung bang binibili yung mga desktop, luma? Ito po, baka, kasi may revision 1, revision 2 kami ng ISSP. Meron yung revision yung unang-una, tapos pag may update yan, may revision 1 and then revision 2. Ma'am Aragona, yung tanong po ni Deputy Speaker Fernandez, sige, nandito po ba yung Bids and Awards Committee natin? Kasi pagka tinanong mo na ng presyo, ililipat ka sa Bids and Awards Committee. Pag tinanong mo naman ng policy, iniiba na naman. Ang tanong ni Deputy Speaker Fernandez, bakit luma ang ginamit yung specifications? Yun po yung minimum kasi yun na ano namin na tech specs. Binabago po namin every year po namin binabago po. Hindi. Okay. Paano naging minimum yon, Mr. Gabuya? Nung 2018, dun yun nilagay sa PhilJEBS. Ha? Gumawa kayo ng dokumento, sinabi nyo na ito ang bibili namin. 6th gen
I-5. Nung 2018, agent na tayo. Parang ganito, ako may cellphone, iPhone 11, okay? Ngayong taon na to, ibibid ko to. Bibili ako. Ba't ko ibibid yung iPhone 9? Eh, luma na yun. Pero, ang presyo na pinanalo nila ay yung presyo nung taong yun. Deputy Speaker Fernandez, tama ba yung analysis ni Deputy Speaker na, or sa aking pagkakaintindi, pagka ginawa ninyong mas mababa ang specification, if later on, mas mataas yung kalidad niya, ay pwede nyo nang itaas ang presyo? Yung pong specifications namin is minimum requirement po yun. So, pwede siyang mag-bid po ng mas mataas. Kaya nga, policy kayo, pupunta sa bids and award. Opo. Pagka, kumbaga po, sa cellphone, ang binigay ninyo na cellphone ay mababang klase, pagka po nagginawa ng committee na in-increase ang quality, then they can increase the price. Hindi na po kasi may ano po siya, may ABC po siya. Ibig sabihin, hindi dapat siya tataas dun sa approved budget for the contract. Hindi siya pwedeng magtaas. Mr. Chairman, in the first place, yung sinasabi nilang minimum specification, hindi na po dapat nangyari yan. Kasi sinasabi nga na sa GAA, you know, pakikita ko, ayan po sa GAA, eto muna, sa dala, ayan. Ano sinasabi ng 2018 General Appropriation Act? Section 23. Use and procurement of information technology equipment, the amounts authorized in this act for information and communication technology shall be used for the provision of personal computers inclusive of operation system, basic software and other essential electronic devices to their respective official and employees. Deputy Speaker Fernandez. Said ICT equipment shall be procured exclusively from the procurement service, which is a DBM. Bakit kayo nag-bid? Samantalang sinasabi dito, kunin nyo na, doon nyo bayaran sa PSDBM kasi doon, mura. Mr. Chairman, gusto ko lang mapakita sa inyo. Next slide. Gusto ko lang itanong sa'yo, kasi, di ba, kung nag-bid sila ng ganun, at ganun nga ang binigay na specification, dahil sinasabi mo, obsolete na yun, eh di wala din kwenta. Opo. Parang iPhone 11 'yon. Tapos ang binili ang uso na sa panahon na 'to, binili mo yung iPhone 8. 'Yun ang ginamit mo. So, yung features nung ngayong panahong 'to na binili na sila sa ganitong presyo, eh lugi na ang gobyerno. So, ang iPhone 11 na presyo, pero yung mas luma na iPhone 8 ang binayaran nila. Ang binayaran nila. Ito nga, Mr. Chairman, pakikita ko lang sa inyo. Kasi ito nga yung presyo nung ginawa nilang pagbili. Ayan o, maliwanag o. Ayan o, tingnan nyo dyan sa, ayan o. Desktop computer, sabi ng PSDBM. Unit price, 39,208. Pero kayo, ang binayaran nyo sa masangkay, 62,000. 111 units, 6.9 million.